Okay, magandang umaga, magandang tanghali, at magandang hapon. Ako po uli ang inyong guro, si Sir Carlo Caparaz o si Teacher Carlo. At ngayon ay magkakaroon ulit tayo ng panibagong leksyon, no, sa matematika. At ito ay ang ating pang-anim na linggo na, no, ng ating pag-aaral. Okay. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang pagbabawas ng 3 hanggang 4 na digit na mayroon o walang pagpapangkat. Sa English, we are going to subtract 3 to 4 digits with or without regrouping. So, dalawa yung ipapakita ko sa inyo kung paano magbawas ng walang pagpapangkat at kung paano ang pagbabawas kapag meron namang pagpapangkat. Sa nakaraang baitang, naranasan mo ang pagbabawas ng 2 hanggang 3 na digit. Ngayong taon, ipagpapatuloy mo ang pag-aaral tungkol sa pagbabawas. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang matututo ng pagbabawas ng 3 hanggang 4 na digit na mayroon at walang pagpapangkat. Okay, so nung kayo ay nasa ikalawang baitang pa lamang o grade 2, okay, nakapag-aral na kayo tungkol sa pagbabawas o sa English ay pagsusubtract. Ngayong taon, ipagpapatuloy natin ito. Kaya lang sa pagkakataong ito, ang ibabawas natin o ang gagawin nating pagbabawas ay tungkol sa 3 hanggang 4 na digit. No? At ito ay pwedeng magkaroon ng pagpapangkat at pwede ring wala. So sana lahat ng ito ay inyong matutunan. Para sa ating pangbungad na gawain, kailangan daw nating lutasin itong suliranin na ito o itong problema na ito. Okay. Nakaipon si Ray ng 559 o 500 at 50 mula sa kanyang buwa ng baon. Binawasan niya ito upang bumili ng sapato sa halagang 345. Okay, ang tanong, magkano ang natira sa kanyang pera? Ulitin ko ha, nakaipon si Ray ng 559 na piso mula sa kanyang buwa ng baon. Binawasan niya ito kasi kailangan niyang bumili ng sapatos na may halagang 345 piso. So, magkano ang natira sa kanyang pera? Yan. So, titingnan natin ha kung paano natin mabibigyan ng solusyon itong problema na ito. Okay. So, una, isusulat niyo muna yung mga given. No? Yung mga nakuha natin o yung mga ibinigay na numero doon sa problema ni Ray. Okay. Ito yung number, no, na ito yung pera na kanyang naipon, no, 559 pesos, no. Yun yun. Tapos ito yung halaga ng pera na meron siya, no. Tapos ito naman yung halaga ng sapatos na kailangan niyang bilhin, 345. Okay. Dito, kung napansin nyo, meron tayong sign, no? Ng subtraction sign. So, ibig sabihin, ang gagawin natin dito, mga bata tayo, ay magbabawas, no? Okay.
para maisagawa ang pagbabawas, unang-una, isulat nyo muna yung mga numbers, gagaya ng sinabi ko. Pangalawa, palagay ko ay pinaka-importante upang hindi tayo magkamali, pagtapat-tapatin ng mga digit ayon sa pwesto o place value. Okay? Tingnan nyo, ang nakalagay natin sa place value ng ones ay 9, 5, at 4. Pansin nyo yung pagkakasulat sa kanya. So, ito ay pantay. Pantay, no? So, pantay na pantay yung pagkakasulat sa kanya. No? Yung mga number naman dito sa tens place, yun, kagaya din dun sa ones place, yan, pantay na pantay din po yan, no? Yung kamay lang ni teacher yung hindi ko mapantay. Yan. Dito din sa 100 place, pantay na pantay din po yan, no? Yung 5, 3, tsaka 2. No? Ganun yung ano, yung pagsusulat, no, ng number kapag tayo ay nagsosolve. Dapat pantay na pantay o tapat na tapat yung mga number na nakalagay doon sa place value. Okay, pagkatapos ay isagawa ang pagbabawas mula sa isahan hanggang papunta hanggang sa 100 o sa hundreds. Okay. So mga bata, dito daw tayo magsisimula sa ones, no. Papunta pa ano tayo? Mula sa ones, ayan. Ang pagsasubtract natin ay pa ganun. Papunta doon. Ayan. Ayan. So, dito tayo magsisimula, no? 9 plus 5. No? Meron kang siyam. Bawasan ng lima. Ito ay apat. Okay, meron kang lima, bawasan mo ng isa, ang sagot ay isa. At lima, bawasan ng tatlo, ang magiging sagot ay dalawa. So, ang natira sa kanyang pera ay 214 na piso. No? Yan ang natira sa kanyang pera pagkatapos niyang bumili ng sapatos. Okay. Naintindihan ba? Okay. Kung may mga katanungan, pwede niyo akong i-text, chat, no? O mag-iwan ng message sa aking chat box, no? At yan ay aking mababasa at aking bibigyan ng paliwanag. Pero sana naintindihan niyo yung sinabi ko sa inyo ngayon na ang pag-solve nito, mga bata, kailangan muna nating isulat yung mga number, pangalawa, una, no? Pangalawa at pinaka-importante, pagtapat-tapatin ng mga digit ayon sa pwesto. Kung siya ay nasa ones, pagtapat-tapatin lahat ng number sa ones. Kung siya ay nasa tens, pagtapat-tapatin lahat ng number sa tens. At kung siya ay nasa hundreds, pagtapat-tapatin lahat ng digit na nasa hundreds. Tapos pag sinolve nyo na yan, o pag nagsimula na kayo magbawas, kayo ay magbabawas mula dun sa ones, papunta dun sa hundreds. Isolve nyo muna yung nasa ones na number, no? Kagaya nito, 9 minus 5 equals 4. Yan yung nasa 1, yung 9 and 5. Yung nasa tens naman ay 5 and 4. Kaya yun ang susunod natin i-subtract. No? 5 minus 4 equals to 1. At yung panghuling-huli natin i-subtract, yung nasa hundreds place. No? We have 5 minus 3. Nang sa ganun, mga bata, no? Laging tama yung sagot na inyong makukuha. Okay. Kung okay na tayo dyan, lipat na tayo sa kasunod. So, ito yata yun. Bumili si Leo ng halagang 347 piso at nagbayad siya ng 500 sa tindera. Magkano kaya ang kanyang sukli? O, ayan. So, mga bata, yung unang ginawa natin kanina ay pagbabawas ng walang pagpapangkat. Okay? Ngayon, ang susunod natin gagawin ay mukhang kaya na kailangan nito na magkaroon ng pagpapangkat. No? Sabi dito, si Leo daw ay mayroong pera at siya ay bumili ng halagang 347 pesos. At ang ibinayad niya ay 500 pesos sa tindera. So, magkano ang kanyang sukli? Yan.
O isa nga pala sa nakalimutan kong sabihin, ano, bilang grade 3, kayo ay madalas na utusan sa labas upang bumili. At napakahalaga na marunong kayo sa pagbabawas upang hindi kayo magkamali sa pagsukli o sa pagtanggap ng sukli. Para hindi kayo makukulangan. Okay, dito ipapakita natin kung paano magbawas ng may pagpapangkat. Okay. Okay, ito, pag-aralan daw natin ang naging solusyon sa pagbabawas. Okay. Unang-una, pansinin mo na lahat ng digit na 0 ay hindi maaaring bawasan. Kailangang pangkatin muli. Okay. Ganito, halimbawa 0. Yan. Ima-minus natin kay 7. Yan, pwede kaya yan. Halimbawa, yung wala, bawasan natin ng 7. No. Pwede kaya yun? So, hindi pwede, no? Isip-isipin nyo na lang, halimbawa, ito ay mga magkakalaban, ano? Ito yung mga magkakalaban ng mga army, kagaya nung nilalaro ninyo, ano? Dito sa lane na to, no? Sa lane na to, ang nagbabantay ay wala, no? 0. Tapos ang kalaban ay 7. So mananalo ba siya? So hindi siya mananalo, no? Kailangan niyang yan. So kailangan niya manghiram dito sa katabi. Sabi niya, "Uy, wala akong bantay dito. Pwede ka bang magpadala?" No? Okay. So siya ay nagpadala. O siya ay nanghiram ng bantay dito. Kaya itong 0, dahil 'di ba ito ay tens, 'di ba? Tandaan niyo na ito ay column ng tens, ito ay column ng ones. Kaya ang ginawa nito ay nagpadala ng tauhan papunta dito. Yan, ilan 'yung kanyang pinadala? Okay, nagpadala siya ng 10 kasi siya ay 10-an. Okay. Ngayon hindi na ito wala, no? Hindi na siya wala. Siya na ngayon ay 10. Yan. 10 bawasan ng 7, ilan ang natira? So ang natira ay 3. Yan. Okay, kanina ito ay mayroong pinadalang mga tauhan dito, no? Kaya siya nabawasan, no? Okay, ganito 'yon. Sige, balik tayo dito. So, 0 minus 4. Pwede ba yung i-subtract? Hindi po. Kasi, ito ay wala. No? Ibig sabihin ng 0 ay wala. So, ang kalaban niya ay 4. So, ano ang gagawin niya? Okay, ang gagawin niya, hihingi siya ng tulong dito kay number 5. Yan, hihingi siya ng tulong kay number 5. Sabi ni number 5, kasi siya ay nasa hundreds, di ba? Siya ay nasa hundreds. Anong problema? Sabi niya, ay kulang po ako kasi malaki yung kalaban, 4 na po o 4 na 10. Kailangan ko ng tulong. Yan. Sabi niya, sige, dahil dyan, papadalang kita ng tulong. Bibigyan kita ng 100. Yan. So, ito, nadagdagan ng 100. So, naging 100 siya kanina. Mula sa 0, naging 100. No, kasi ito ay 10, di ba? So, dadagdagan natin ng, ano, ng 100. No? Kaya magiging 100 to. Ang problema, bakit ito naging 90? No? O, kasi ang basa dyan ay 90 kasi siyam na 10, di ba? So, yan ay 90 laban sa 40, no? Okay, bakit ito 90? Di ba dapat 100 to kasi 100 yung kanyang pinadala? Okay, dapat talaga 100 to kaso yung 10 ay kanyang ipinadala, no? Yung 10 kanina,
Yun yung 10 na ipinadala niya kanina dito. Yan. Kaya ito ay nagkaroon ng 10. Yan. Ngayon, dahil hindi na siya 100, 90 na siya, no? O, yun yung dahilan kung bakit hindi na siya 100 at kaya siya naging 90 o 9 na 10, no? Okay. So, yung 9 na 10, bawasan natin ng 4 na 10, no? Ang matitira ay 5 10 o 50. No? Kaya yan, pag binasa ay 53. No? Yan, 53. Okay. So, dito na tayo sa panghuli, si 100 space. Yan. So, dito, kahit nagpahiram siya dito, at na, okay, kahit nagpahiram siya dito, yan, at nagpahiram naman ito dito, no? Kayang-kaya pa rin niyang lumaban kasi siya ay 4 at ito naman ay 3, no? 4 bawasan ng 3, ang sagot ay 1. Yan. So ganyan mga bata yung pagpapangkat o pagbabawas ng may pagpapangkat. Laging tatandaan na hindi pwedeng bawasan ang mga digit na 0 kasi wala na kayong maibabawas doon dahil wala naman siyang laman. So ang gagawin ninyo, manghihiram tayo sa katabing place value. Okay? Tapos yung hinilaman natin, syempre mababawasan niya ng isa. Okay? Tapos yung isa na yun, madadagdag doon sa nanghihiram. Kaya siya ay madadagdagan ng 1. Okay? Yan. So sana ay naiintindihan nyo o kung naguguluhan man kayo, huwag mahiyang magtanong sa akin, huwag mahiyang magtanong sa inyong mga nanay at tatay, ate at kuya kasi lahat yan o lahat sila ay napagdaanan na nila yan. Okay? So lipat tayo sa kasunod. Okay, dito gagawin natin yung gawaing pagkatuto bilang isa, punan ng tamang sagot ang kahon at isulat ang inyong sagot sa kwaderno. Okay, halimbawa, 497, babawasan daw ng 95. So, ay ng 25. So, 497. So babawasan natin ng 25. 2 5, no? So, ang sagot dyan ay 7 minus 5. So, ang sagot ay 2. O, yan, yan. Basta yun, ganun. Ang magiging sagot ay 2. No? Tapos 9 minus 2. So ang tamang sagot ay 7. Tapos ibababa natin 2. 4 kasi wala naman siyang tinutungtungan. Kahit pag wala siyang tinutungtungan, mga bata siya ay malalaglag. So ang tamang sagot ay 472. Okay? So yun. Etong 497, no? Ibabawas niyo siya o babawasan niyo ng 23, babawasan niyo ng 36, babawasan niyo ng 35 at babawasan niyo ng 76, no? Dito naman natin isusulat yung mga sagot, no? Pagkatapos
natin magbawas, no? Dito natin isusulat, no? Ayan. Okay? Sige. Okay. So, gawin ito sa inyong mga kwaderno o notebook. Okay. Ito pa, meron pa tayong isang palagdagang gawain, ano? Binigyan ng tagi-isang 1,550 ang tatlong magkakapatid. Bumili si Gina ng pulang pantalon na may halagang 899 na piso. Bumili naman si Chris ng asul na pantalon na may halagang 945 piso. Bumili naman si Ella ng luntiang pantalon na may halagang 746 na piso. Ang tanong, alamin ang magiging sukli ng magkakapatid, no? Isulat ang inyong mga sagot sa kwaderno, no? So lahat sila ay binigyan ng tagwa 1-5, no? Yung isa binigyan ng 1-5, yung pangalawa binigyan ng 1-5, at yung pangatlo binigyan ng 1-5, no? Yung una ay bumili ng pulang pantalon na may halagang 8,900. Ay, hindi. May halagang 899. Sorry, mali. Yun yung halaga ng pulang pantalon. Ito naman, si Chris ay bumili ng asul na pantalon na may halagang 945. Yung panghuli naman ay bumili ng luntiang pantalon na may halagang 746. Ngayon, dito nyo isusulat yung sagot. Ano? Ayan. Dito natin isusulat yung sagot. Magkano kaya daw yung kanilang naging sukli? Ayan. Magkano daw yung naging sukli ng bawat isa sa magkakapatid? Okay? So, ulit, gagawin ito sa inyong kwaderno. Okay? Okay, laging tatandaan sa pagbabawas ng 3 hanggang 4 na digit, mahalaga na pagtapat-tapatin ang mga digit ayon sa pwesto o sa place value upang maiwasan natin ang pagkakamali. Pangkatin muli kung nangangailangan ng pagpapangkat saan mang pwesto o place value. Okay. Minsan sa ones, no, wala namang ginagawang pagpapangkat, pero pagdating sa tens, meron. Okay, so ganun lang 'yon. Kung sino yung nangangailangan ng pagpapangkat, doon tayo magpapangkat. Okay, basta lagi nating tatandaan, pagtapat-tapatin ang mga digit upang hindi magkamali. Tapos, yun, practicein ng maigi yung pagpapangkat. Ano, nung bata pa ako, lagi ko din yung ginagawa. Kasi lagi din ako nagkakaproblema dyan dati. Hanggang sa kakapractice, natutunan ko din siya. Okay, sa panghuling gawain mga bata, kopyahin ang mga sumusunod at isulat ang inyong mga sagot sa inyong kwaderno, no? So isulat niyo sa inyong mga notebook at syempre din niyo sasagutan. Okay. So ito naman ay pagbabawas ng hanggang 4 na digit, no? Okay, sa pagtingin ko ng mga number, mukha namang walang ginawang pagpapangkat dito. Okay. So, muli, ako si Teacher Carlo. Magandang araw sa inyo lahat. Sana ay natutunan ninyo ang mga aralin na dapat nating matutunan para sa araw na ito. Yun nga ay yung pagbabawas ng 3 hanggang 4 na digit na mayroong pagpapangkat at pati na rin yung walang pagpapangkat. Okay? Sige. O, huwag kalimutan mag-iwan ng like dito sa aking video, no? Ibig sabihin ng like, naintindihan ninyo yung ating lesson ngayon. Okay, hanggang sa susunod mga bata. So sa susunod naman nating topic ay
pagbabawas na may kinalaman sa pagtatantsa. Yun yung susunod natin gagawin. So hanggang sa muli, paalam!